Empowered consumerism. Be inspired and be motivated. Get ready to be excited because here's our guest speaker, one of our top online entrepreneurs from Antipolo, Philippines, a 21-year-old student na tinuruan magnegosyo sa ating online platform na ngayon isa na sa mga kumikita na malaki at inspirasyon ng marami. A Silver Executive Prime, Car Achiever, and Team Mystical Top 1. Everyone, put your hands up in the air and wave it if you want to be a millionaire. One of the best in our community. Bigyan natin ng maraming thumbs up and virtual clap for Coach Lana Moriel Bono. Ayan, hello po, good morning po sa lahat. Ayan, nakikita ko po yung mga nagagandahan at nagwagwapuhan po nating mga negosyante, mga payaman po dito sa Empowered Consumerism. Kamusta po ang lahat? Ayan, mga humingiti na po sila. Sobrang natutuwa po ako na nabigyan po ako ng chance. Makwento ko po yung success story ko po sa inyong lahat. And hindi pa naman po ito yung literal na success story kasi alam ko nagsisimula pa lang po ako dito sa negosyo po natin. And lahat naman po tayo nagsisimula dito sa business. So, mag-share screen lang po ako para at least mas makilala niyo po ako ng lubusan. Ako po si Liana Muriel Bona. So, estudyante po ako nung nag-start po ako dito sa business po natin. Sa isang Chinese school po ako nag-aaral. So, pangarap ko po kasi talaga yung mga ganyang school. Ako yung tipo ng estudyante na mas priority ko yung pag-aaral. Although gusto ko yung nag-e-enjoy ako. Kahit priority ko yung pag-aaral, gusto ko na-enjoy ko yung moment ko bilang estudyante. Kaya kung napapansin nyo po sa slide na nakikita nyo po sa screen nyo, ayan, marami po akong sinasalihan, mga contest, singing contest, dance contest. Ayan, yung mga talagang kung saan may grado, kung saan matataas yung grades. So ako po kasi, na mindset po ako ng family ko, lalo na po ng magulang ko, ng lolo ko po, na kailangan para maging maayos yung buhay mo, kailangan para maging umasenso ka sa journey mo, kailangan mataas yung grado mo para kapag gumraduate ka, maganda yung mapasukan mong trabaho. Yun kasi yung sinabi sa akin ng lolo ko. So kailangan, dapat top student ka para madali ka makakuha ng trabaho. Para kapag nakita nila na maganda yung background mo, yung naging experience mo sa school mo, maganda yung makuha mong trabaho, malaki yung magiging sweldo. So yun po yung isang rason bakit ako nag-aaral ng mabuti. Until eto pong babaeng po ito, kung nakikita nyo po yung red na dot po na iniikutan ko, eto po, mama ko po yan. Nag-join po siya sa Empowered Consumerism. Nag-start po siya sa business kasi mahilig po siya mag-sideline. Siya po yung tipo ng hindi po siya mapapakali kapag wala po kaming kinikita, kapag wala po kaming income. So, syempre, dahil single man po siya, so mag-isa po niya akong binubuhay, mag-isa niya po akong sinusuportahan. Syempre, bilang isang ina, responsibilidad niya po ako, gusto niya po na mapaaral ako ng maayos sa school, mabigay lahat po ng gusto ko. So, syempre, lahat naman po ng magulang, yun po talaga ang pangarap nila sa mga anak po nila, yung makapagtapos ng pag-aaral. Diba? So, kaya yung mama ko po, kung ano-ano pong sideline yung pinapasukan, para lang po makapagtapos ako ng pag-aaral. Kaso lang, syempre, dumadating po sa time na kahit anong naman pong trabaho natin, kahit ano pong sipag po natin sa pagtatrabaho, kahit naman po binibigay po natin yung 24 oras po natin sa pagtatrabaho, kulang na kulang pa rin naman po yung sinasahod, lalo na po kung minimum lang. So yung mama ko po, supervisor po siya. Maganda po pakinggan. Pero sobrang hirap po ng trabaho niya kasi kahit panlalaking trabaho ginagawa niya. So actually po, lumaki po ako, tumanda po ako na hindi po kami close. For 18 years po na nagtatrabaho po yung mama ko, sobrang layo po ng relationship po namin. So from mother and daughter, hindi ko po nararamdaman yung pagiging ina niya sa akin. Kasi nga po, sobrang layo po ng loob ko sa kanya. Pero hindi naman, not in the way po na nagtatampo ako sa kanya dahil wala siyang oras sa akin. Naiintindihan ko naman bakit wala siyang oras sa akin. Kasi alam ko, nagtatrabaho siya buong oras kasi para po sa pag-aaral ko. Nang nakilala niya po Empowered Consumerism, doon po ako na-amaze. Kasi for 18 years na ginugol niya po sa pagtatrabaho, nakilala niya po sa Empowered Consumerism,
Ang nakakatuwa po, unti-unti ko po nakikita yung transformation sa kanya. Doon po unti-unti nabubuo yung relationship po namin mag-ina. Hindi masyadong na-open yung mind ko nung una dito sa opportunity na to. Kasi nga, estudyante po ako. 17 years old, nung idea ko sa ganitong business, eh, ang alam ko lang naman talaga mag-aral. Pero nung nakikita ko po na nagagawa na ng mama ko na magbigay ng oras para sa akin, mabigay yung mga gusto ko na hindi pera yung relationship. Ano ba yung empowered yung sumireceive? Sabi ko, ano ba meron sa negosyong yan? Bakit for 18 years na nagtatrabaho yung mama ko, parang wala namang nagbabago sa amin. Pero nung nag-join siya sa empowered yung sumireceive, unting oras pa lang, ang laki na ng difference. Ang laki na ng pinagbago. So sabi ko, sama kaya ako sa training na pinupuntahan niya. Sama kaya ako, pakinggan ko kaya yung ginagawa niya, tingnan ko kaya yung ginagawa niya. Bakit kaya siya napupursige sa easy? So tinignan ko po kung paano. Naging inspiration ko yung girl power na presentation. Mula po nang napakinggan ko po itong sharing ng girl power, say at the age of 19, 20, 21 years old, may mga sasakyan na daw sila. Kumikita na daw sila ng malaki. So sabi ko, kung 21 years old sila, may sasakyan, kumikita ng malaki, eh ako 17 years old pala, baka 5 to 6 years from now, baka yung resulta nila, ganun din yung magiging resulta ko. Kaso lang, estudyante nga po ako eh. Priority ko nga po yung pag-aaral eh. Kaya kahit na nakikita ko na yung kagandahan ng opportunity, kahit na nakikita ko na may kumikita ng malaki, pinriority ko pa rin po yung pag-aaral. Kasi nga, again, ang pangarap po ng lolo ko, ang pangarap po ng mama ko, makapagtapos ako ng pag-aaral. Unahin ko muna yung pangarap ng magulang ko, yung makapagtapos ako ng pag-aaral. Kasi pag nakapagtapos naman ako ng pag-aaral, makapagtapos nun, pwede naman pangarap ko naman. And ito po, ayan, nag-decide po ako 2018 mag-join. One account lang. So nag-start lang po talaga ako. Talagang, nagsimula lang po talaga ako kasi tiningnan ko po yung opportunity and part-time ko po win-workout yung business. So habang nag-aaral po ako, ginagawa ko talaga. Sinisingit ko na lang kasi para kumikita din po ako part-time. Para kumita ako ng part-time. Kasi sabi ko nga, yung mga kabataan na kasabayan ko, kumikita ng malaki. Diba? Kumikita sila ng malaki. Bakit hindi ko din sundan? So ayan, part-time. Ginagawa ko, nag-share din po ako ng opportunity kung saan-saan, nagbabahay-bahay din po ako para i-share yung business. Kasi sabi ko, kung kaya ko mag-reporting sa school, sa classroom, kaya ko din mag-share. Ang good news po niyan, after ko gumraduate, nag-full-time po ako nag-gawin yung business. Pero ang good news po niya, nag-full-time po ako ng 2019. Wala pong nag-join sa akin. Sabi ko, nung part-time ako, kahit pa paano, may nag-join sa akin paunti-unti. Bakit nung nag-full-time ako, bakit parang wala na nag-join sa akin? Ba't parang wala na naniniwala sa akin? Yun nga lang, kaya pala walang nag-join sa akin kasi may kulang sa ginagawa ko. Hindi pala ako nakafocus. Hindi pala kasi ako, hindi ko pala nadidisiplina yung sarili ko. Kaya pala walang nag-join sa akin kasi hindi ko pala na-share ng maayos yung opportunity. Nag-full-time nga ako, yun nga lang, yung oras na ibinibigay ko sa business, parang kulang pa din. Parang pa rin ako nagpa-part-time kasi ang dami kong ginagawa, ang dami kong ibang libangan habang ginagawa ko yung negosyo full-time. So parang hindi din full-time. Kaya siguro sabi ko, baka kaya walang nag-join sa akin kasi hindi ko sineseryoso naman. So ang ginawa ko po, nagpaturo po ako sa mga mentors ko. Sa kanila po, si Coach Chris Cabilinga, sa mga head uplines ko po, nagpa-mentor po ako sa kanila kung paano talaga gawin yung negosyo. Eh sabi ko nga, baka kasi bata pa ako kaya hindi ko nagagawa ng maayos. And sabi po nila, bata ka pa, kaya mas dapat mong gawin yung negosyo kasi bata ka pa. And yun po, noong pinanghawakan ko po yung sinabi nila, yung mga motivations po nila, yung pagpupush po sa akin ng mga coaches, ng mga nagtuturo po sa akin dito sa business natin, talagang medyo nag-uumpisa na po, lumaki yung grupo ko. No, doon po nakakatuwa kasi nag-umpisa po sa isa, yung from Saudi, nagsimula po sa Middle East po yung grupo ko, yung pagbumpo ng grupo ko. And ito po nakakatuwa kasi nga, nung finocus ko po yung sarili ko dito,
Nagpatuloy po ako, yung consistency binigay ko, yung best ko, ayan. So, nagsunod-sunod po yung mga remittances, yung mga nagjo-join po sa akin, local and international. At hindi lang po isang account yung kinukuha nila. Nag-15 accounts po sila, mga naka-VIP accounts po lahat po ng mga leaders ko, local and international. Booming po yung grupo ko ngayon sa US, sa Europe, and ngayon po, booming din po ngayon yung grupo ko sa South Africa. Hindi lang po Pilipino, yung hawak ko, mga iba't ibang lahi din. So napakabata ko pa po para lumaki yung grupo ko na mindset po ako, kasi yung mga nasa ibang bansa po, sabi nila ang tatagal na nila sa abroad. Ang tatagal na nilang ginagawa yung tawag ito, yung pagtatrabaho nila, pero wala silang nagiging resulta. Ang kailangan po pala nila, back up business. And ito po, ayan. So dahil po dyan, mas naiintindihan ko po talaga yung outside world, na mas naiintindihan ko kung ano yung pagtatrabaho, kung ano yung comparison ng pagtatrabaho sa pagbi-business. And doon ko po nakita na sobrang lawak pala. Sobrang laki po ng difference pag nagtatrabaho ka, at syempre pag meron ka din pong negosyo. Yung hindi lang po iisa yung source of income mo, lalo na po sa panahon ngayon. At isa pa po, 2020 po, April 2020 po yan, simula nung lumaki yung grupo ko. Eh, 2020 po nung April, lockdown po. Sobrang lockdown po nung 2020. Bago po yan, February, March, April, di ba nag-lockdown po, sobrang lockdown po ng March 15, sobrang higpitan na po dahil sa pandemic. So sabi ko, wala akong napapapayin ng buong 2019. Tapos nag-lockdown pa, nag-pandemic. Paano na ako kikita? Paano na ako mapa-join? And nag-lockdown nga, nag-pandemic. Ano ba nangyayari sa akin? Baka hindi ito yung opportunity na para sa akin. Sabi ko pa, baka kailangan ko na lang magtrabaho. Baka kailangan ko na lang gawin, kumbaga, baka kailangan ko na lang i-focus yung sarili ko sa pagtatrabaho. Kasi nga walang nangyayari sa akin dito eh. Pero pinanghawakan ko po yung mga sinasabi sa akin ng mga head coach ko. Pinanghawakan ko po yung sinasabi nila na dito, pag nagtuloy-tuloy ka, pwede mong makuha yung mga goals mo. Ito po, hindi ko naman akalain na pandemic pa pala lalaki yung grupo ko. Pandemic pa po pala magjo-join yung mga tao, mga tamang tao para sa atin. So hinahanda lang po pala tayo ni Lord, kailangan lang po pala handa yung puso natin, handa po yung mind natin, and handa po tayo maging leader para po sa mga gusto po nating i-invite dito sa negosyo natin. Diba? And ito po, ayan. So, ayan, nagsunod-sunod po. Hindi lang po dito sa Pinas. Ayan. At ito po, ayan. Proof of remittance po yan. Ayan. Kita naman po dyan, mga naka-15 accounts po yan sila. Ayan, diba? So, ito po ang nakakatuwa po niyan. Ayan. So ito po isa sa naging achievements ko. Achievement po para sa akin to eh. Yung marami po ako napapa-join. Kasi nga dahil nga 1 year akong walang napapa-join, tapos biglang ganito. Ay, napakaganda talaga ng opportunity natin. Dito ko po nakita na sobrang nakaka-amaze, 'di ba? Nang easy, nang empowered consumerism. And ito po, ayan. So nakakatuwa naman po kasi yung mga head coach ko po, mga leaders ko po under ng grupo ko po, ayan, kumikita din po sila. Bukod po sa kumikita ko, kumikita din po sila ng malaki. Mga nag-100 digit din po sila. Ayan po, mga OFW po sila. And we're planning po naman sa isa naman na, ayan, yung iba naman po makapag for good. Diba? So, ito po, ayan. So, dahil syempre nagsunod-sunod po yung mga nagjo-join, nagsunod-sunod po yung mga leaders na nakikreate. Yan na, hindi ko po na experience magtrabaho, kasi after ko po gumraduate, nagdiretso po ako agad mag full time, nag online hub po ako agad. So ito po, hindi po ako naka-experience mag-work, pero dito sa empowered consumerism, na experience ko po yung kinikita ng isang empleyado. So yun po yung nakakatuwa, kasi nga ayan, one day income po yan. And ito po, ito po yung naging lockdown income ko. Nag 81,000 po ako. At ito po yung isa sa best experience ko, yung mag 6-digit income po ako. Diba? Yung magsunod-sunod na ganyang income, 'di ba? So para sa isang batang katulad ko, para sa isang estudyante katulad ko, na bukod po sa kinikita ng mama ko dito, may kinikita din po ako. 'Di ba? Bukod po sa
600 nagsi 600k, 'di ba? Yung mga mentors po natin, yung mga coaches po natin, 'di ba? Nakaka-amaze yung tayo naman yung maka-experience ng ganito yung kinikita. Yung mga nangyayari po sa mga idol po nating mga coaches, 'di ba? Kung kanino tayo na inspire once na nangyayari naman po sa atin. Iba pala po sa feeling. And ito po, Silver Executive Prime na rin po ako. And ayan po. Lahat po ng mga papromos po ng mga head coaches po natin, ayan, na kakukuha ko po yan. Hindi ko po hinahayaan na hindi ko po makuha yung mga promo. Ayan, mga qualifies po sa mga Eat All You Can pa-promo. And ito po yung isa sa napakalupit. Kasi travel qualifier na rin po ako ng Palawan. At ayan, pag na-lift up na po yung lockdown, diretso na po tayo sa Palawan. And na-experience ko na po makapag-travel po sa Escala, sa Sky Ranch, sa Picnic Group, sa Subic, sa Yate. Ito po yung isa sa naka-best experience kasi never po akong naka-experience mag-ganito, mag-yate. Never po akong naka-experience halos i-enjoy yung kabataan ko. Pero po dito sa Empowered in Sumerism, unti-unti ko po na-experience yung mga ganitong bagay. Kasama po yung mama ko at syempre kasama po yung buong grupo. And ito po, ayan, so isa po ako sa top leader po ng team po namin, and ito po yung nakaka-inspire kasi kung kaya ko po, mas kayang-kaya ninyo. Kasi 21 years old po ako ngayon, nagagawa ko po yan. What more pa po kayo, di ba? At ayan, so ayan, ako po ang top one po ng Mystical for the first quarter. And ito po yung nakakatuwa kasi kung nagagawa po, yung mga kasabayan ko po dito, mga dating OFW, mga dating empleyado, tapos ako estudyante. Isa po sa nakaka-amaze po yun, di ba? Gen Z. At ito po, nasabi ko po kanina, yung April 2020, lumaki yung grupo ko. And ito nga po, yung best achievement po namin ng mama ko. June 2020 po, nilabas po namin yung sasakyan po namin. First brand new car po namin, SUV. 2 months na workout. May sasakyan na po kami. And ito po yung sobrang nakaka-inspire. What more pa po ngayon? Di ba? Sobrang nakaka-amaze kasi kayang-kaya pala talaga na gawin yung negosyo. Di ba? Ikaw yung mamimili kung bibilisan mo or mag-chill-chill lang tayo. Kaya kung nag-join ka na rin lang, ibigay mo na yung best mo. Ilubos-lubos mo na. Di ba? Lahat. Kasi kung ano naman yung nangyayari sa mga appliance po natin, yun din po yung mangyayari po sa atin. Diba? And ito. Ayan. At ito po. Ayan. Naka-process na po yung aming second car. Toyota Fortuner naman. And ito po. Ayan. You and only you are responsible for your life choices and decisions. So, totoo naman. Marami po tayong choices. Marami po tayong pwedeng pagpilian. Marami tayong options. Pero tayo pa rin po yung pwedeng mamili. Diba? Marami po tayong pagpipilian, pero sa atin mismo, sa sarili po natin, alam po natin kung ano po yung pwede nating maging desisyon. At alam po natin kung ano yung pwedeng hahantungan ng desisyon na gagawin po natin. Kaya kung nag-decide ka na rin lang po na gawin tong negosyong to, na magsimula po dito sa business na to, diba? Mag-commit ka na. I-commit mo na po yung buong ikaw para syempre, makamit po yung gusto mo, yung mga dreams mo, and syempre, para mag-succeed po tayo dito sa Empowered Consumerism. And again, I am Coach Liana Muriel Bona. Kung kaya ko, mas kayang-kaya mo. Yan, thank you po! Wow, thank you so much, Coach Liana. Grabe, isang 21-year-old girl, and you're so pretty. Diba? And also earning that much. So, ang dami-daming na-inspire sa'yo. Grabe. And isa sa mga nagustuhan ko yung pinaka-last part na sinabi mo, ha? Kung kaya ko, kaya nyo din. Diba? So, grabe. So, shout out po sa lahat po ng mga kasama natin today. So, alam ko na-challenge kayo kay Coach Liana na talagang batang-bata. Pero hindi ibig sabihin na medyo matanda tayo kay Coach Liana, hindi na natin magagawa itong Empowered Consumerism because our business, it's a fair business, it's a fair opportunity na pwedeng-pwede tayong lahat kumita ng maganda, alright? So, Coach Liana, bago tayo magpatuloy kasi may mga gustong makaalam dito ng mga tips mo, advice mo. Pero before that, so okay lang ba magpa-picture sa'yo para may souvenir kami?
Ayan. So, I encourage everyone to open your cameras para po makapagpa-picture tayo kay Coach Liana. Tama ba yung pagpapronounce ko, Liana? Liana. Yes po, yes po. Ayan, sige. So, ikaw po muna, ikaw muna. Nagpo eh, no? Naging po. Naging ano. Ayan, sige. Maglit lang. Remove spotlight muna kita para ikaw lang muna mag-isa. Alright? Yes. Sige. One, two, three, shot. Ayan. Alright, so cute naman. Sige. Everyone po. Diba, ang cute niya mag-smile, no? Very, ano, very charming. Diba? Sana all charming. Charot. Eto na. Ready? One, two, three, shot. Parang medyo masarap-sarap ang higa ni Sir Redmi 9C, ah. Yan. Pero nakikinig siya. Kitang-kita ko. Alright, next page pa tayo. One, two, three, shot. Alright. Another one. Let me just take a snapshot dito. Alright. Thank you. Thank you po for participating. Alright. Ayan. So, Coach Liana, may mga nagtatanong dito. Ikaw ba ay single, available, double, taken? Single po. Oh, single. So, bakit mo na pagdesisyon na gawin ng empowered consumerism kahit ikaw bata? Ayan, yes po. So, nag-decide po ako na gawin po yung negosyong to kahit bata pa lang po ako. Kasi bata pa lang po talaga ako. Nag-isip na po ako ng opportunity na pwedeng makatulong po sa mama ko. Kasi nga, nabanggit ko po kanina na single man po siya. So, wala pong ibang makakatuwang po sa kanya kung hindi po ako. So, syempre, kung hindi ko pa po aagahan yung pagtulong ko sa kanya, mas matatagalan po siya sa pagtatrabaho. And ayaw ko na rin po kasi na nakikita po siya nahihirapan po sa pag-work niya. Kaya, pinursige ko po talaga yung sarili ko na gawin po itong business. Isa pa po, malaki po talaga yung pangarap ko. So, yung mama ko po, isang ano lang po, kasi yung mama ko po, hindi po yun sobrang nangangarap ng sobrang yaman. Ang gusto lang po nun talaga umasenso kami. Pero ako po, pangarap ko talaga yung malaking bahay, yung magkaroon ng kotse. So, sobrang dami ko pong pangarap. So, dito ko po nakita sa Empowered Consumerism na pwede ko kasing makuha yung mga pangarap ko. Literal na pwede talaga. Nasa sa'yo na lang talaga kung pwede mong kunin ng mas maaga or sa mga susunod pa. Ako naman po, dahil nga po na-inspire po ko sa mga kasabayan ko na 21 years old, 20 years old, mga successful na. So sabi ko kung kaya po nila, kaya ko din. So yun po, kaya nag-join po ako dito. Kaya kahit bata po ako, nag-take risk po ako. Wow, napakaganda ng sinabi ni Coach Liana. So, ang bata mo pa pero ang mature mo na mag-isip, 'di ba? So, nakakatuwa. I'm sure very very proud ang iyong mommy kasi sa at the young age kumikita ka ng malaki, very mature ka, gusto mo na kagad makatulong sa kanya. 'Di ba? So, grabe, nakaka-amaze. And I'm looking forward sa mga results mo dito kasi you're only 21. For sure, 3 years from now, 5 years from now, you'll have your own house, di ba? Na malaki. And sabi mo nga kanina, noona, Ranger nga ba yun yung sasakyan nyo? Ano nga yun kanina? Ano nga yun? Toyota Rush po. Toyota Rush, yan. So yung pangalan, di ba, exciting na. What more kapag after a year, kasi nag-start lang ikaw talaga yung mga blessings na talagang bumuo sa'yo. Last year lang, April 2020. Di ba? Yes, so po. 1 year pa lang po si Coach Liana, pero nakita niyo yung resulta. So Coach Liana, may mga nagtatanong dito, ano ba yung mga habits mo every single day na ginagawa mo para makuha mo yung resulta mo ngayon? Share mo naman sa mga participants natin. Thank you. Actually, wala po kong habit. Hindi po kasi ako po kasi tipo na tao na pag may gusto lang akong gawin, gagawin ko lang siya. Wala, hindi po ako yung taong may habit. Yung ganon, yung parang meron akong sinusundan, parang ganyan. So, ang gusto ko lang talaga, pag nakikita ko po kasi yung dreams ko, meron po akong, pag tinitingnan ko po yung tawag ito, dream board ko, meron po akong dream board. Pag nakikita ko yung dream board ko, doon po ako nare-remind na kailangan ko po gawin yung business. Na kailangan ko pa pong mas
panggigilan po yung negosyo. So meron po kasi akong ginagawa laging dim board. Minsan nababago kasi minsan mas nag-upgrade yung dreams ko. Nadadagdagan naman yung dream board ko. So doon po, binabaliw ko po yung sarili ko sa pwedeng mangyari po sa akin dito sa Empowered Consumerism. Ayan, so meron siyang dream board. So yung sa mga hindi po nakakalam, ha, sa mga participants natin, na ano ba yung dream board na sinasabi? It's a kind of board, pwedeng illustration board, pwedeng picture frame, na medyo malaki ng konti. Tapos ididikit mo doon yung mga pangarap mo, yung mga places na gusto mong puntahan, yung pangarap mo na bahay, sasakyan, income. So nung nag-start din ako sa Empowered Consumerism, yun din yung una kong ginawa. Gumawa din ako ng dream board. Kasi nung umaten ako ng training, ang sabi sa akin, kung gusto mo maging successful, kailangan, sa isip pa lang, kailangan alam mo na na-achieve mo na siya. Kung baga, hindi mo pa nakukuha, pero ina-attract mo na siya, dine-declare mo na siya. Kung baga, nire-receive mo na, ina-advance mo. Di ba may kasabihan nga, dapat mag-advance tayo mag-isip. So, kailangan ganun din dapat. So, habang ginagawa mo yung business natin, habang win-workout mo siya, dapat ina-attract mo na, kiniklaim mo na yung bahay na gusto mo, kiniklaim mo na yung sasakyan na gusto mo, kiniklaim mo na yung income na gusto mo. Kasi from that, kapag yung mind natin, kasi sobrang powerful yan, Coach Liana, di ba? Kung ano yung iniisip natin, yun yung pwede nating ma-attract, yun yung pwede nating makuha. So, I highly suggest sa lahat ng mga nakikinig na sa atin, kung ikaw man ay member na or guest pa lang, ay gumawa ka ng dream board kasi sobrang effective yun. Kasi even ako, ha, yung ginawa kong dream board years ago, 95% ng mga na pinis ko doon, nilagay ko doon, ay nakuha ko na. So never ko talaga na-imagine sa sarili ko kasi katulad din ako ni Coach Liana. Actually, mas lamang sa akin si Coach Liana nag-start ako eh. Kasi si Coach Liana talagang nandyan na yung ano niya, yung gustong-gusto talaga niya and yung habits niya na ano. Ako kasi sobrang mahihiyain ako noon eh. Ikaw ba, Coach Liana, mahihiyain ka ba nung nag-start? Medyo po. Pero medyo. Depende po sa pagkakataon. Depende sa pagkakataon. Ayan, so ang ganda dito kasi kahit mahihiyain ka, pwedeng-pwede ka. So, ma-improve yung personality mo. And alam niyo, kung mapapansin niyo, lahat ng kasama natin sa Empowered Consumerism, bata man o matured na, grabe yung development, yung mindsetting natin. Lahat talaga tayo nagkakaroon ng successful mindset. Diba, ang ganda ng ganun, kumbaga para sa akin, successful ka na, mabago mo pa lang yung pananaw mo sa buhay, maging successful na yung pag-iisip mo, yung tipong mabago lang po, kumbaga, kasi hindi naman talaga lahat sa atin, hindi naman talaga lahat sa atin, pinanganak na positive kagad mag-isip, meron dito, katulad ko, maduda ako lagi dati, pero ngayon, positive na ako mag-isip. So Coach Liana, may tanong dito, ano yung mga biggest factor na nakatulong sa'yo para maging successful ka? Yan, mga biggest factor or mga factors na nakatulong sa'yo para maging successful ka dito sa business natin? Isa po sa biggest factor po na nakatulong po sa akin para humataw po dito sa business, yung lolo ko po, yung daddy ko po. Kasi hanggang ngayon po nag-work po yun. Hanggang ngayon po kahit senior citizen na po siya, nagtatrabaho pa rin po siya. Kahit na pinapatigil na po namin siya sa pag-work, gusto pa rin niya mag-work kasi nga, gusto niya po ng pinagkakabalahan. So na gusto ko po kasi na once na kumbaga yung pag nakapag-stay na po siya sa amin, yung wala na po siyang gagawin kung hindi maglibang. So tapos syempre dahil nga nakikita ko po yung hirap niya po sa pagtrabaho, yun na lang po yung isa eh. 'Di ba? Yung mama ko po kasi napatigil na po namin sa pagtrabaho, tumigil na, nag-decide na po siya mag-work, tumigil sa pagtatrabaho. Yung daddy ko na lang. So, 'yun po yung isa sa factor. Sunod po, syempre sa business side naman po, yung teamwork po ng grupo. Yung kahit na syempre hindi ko naman po magagawa po lahat ito nang ako lang mag-isa. Syempre nagpapaturo pa rin po ako lalo na po sa may alam. Sa buong team po na na-create po ng mama ko. Kasi yung mama ko po kasi yung founder po ng grupo po namin. So, ng grupo po namin. So, siya po yung sa head coaches po namin. So, syempre, sa mama ko pa lang po, alam ko na po kung paano gawin yung negosyo. Pero,
kulang pa rin kapag yung mama ko po yung nagtuturo. Pero ang nakakatuwa po nun kasi pag buong grupo po yung nagtutulungan sa isang grupo, di ba? Mas mabilis mo pong magagawa po yung negosyo. May inspire ka po sa pangarap po ng bawat isa eh. Tapos, syempre, doon po sa mga coaches po nating naging successful, doon po isa pong factor po na nakapag-inspire po sa akin na gawin yung negosyo. Kasi nagkakaroon sila ng resulta, ang bibilis po nila magkaroon ng resulta. So, isa po yun sa nakatulong po sa akin, ma-inspire po araw-araw. Sunod naman po, yung success story po ng iba't ibang tao. Hindi na po sa buong, hindi na po sa grupo ko, kundi po sa ibang grupo. Lalo na po sa team na ito po, so 'di ba, sa Alliance Blazing International. So, kumbaga sa kanila po, sa inyo po pala, 'di ba, na-inspire ako, lalo na po sa success story po ng ibang tao, yung mga may mga disability pero nagiging successful, yung mga may hiyain, nagiging iba yung personality. Kumbaga, lahat po ng nagiging, lahat po ng mga nagbabago through empowered consumerism, isa po yun sa nagiging factor para mas seryosohin ko pa po itong business. Yun po. Wow, ang ganda na sinabi ni Coach Liana. So, tamang-tama talaga. Totoo yan, no? I agree with that na sinabi mo. Kailangan talaga, isa sa mga biggest factors talaga, yung teamwork. Kasi kahit magaling ka sa skills, di ba? Kahit ikaw na yung, kumbaga, dito sa empowered consumerism talaga, no man is an island. So, dito tulong-tulong. The more na maraming coaches na willing tumulong sa'yo, mas mabilis ka magiging successful. So, sa lahat ng mga participants natin, appreciate nyo lahat ng mga tao na tumutulong sa'yo para maging successful ka. So, tulungan nyo, kumbaga, i-appreciate nyo kung yung tao na yan, kinokorek ka, i-appreciate nyo kung ina-uplift ka. Kasi, kumbaga, sa ibang industry, sa ibang mga, ibang field, kumbaga, walang, yung minsan nga, walang pakialam yung iba eh. Ano naman, kung pumasok ka or maging successful ka. Pero dito, sa Empowered Consumerism, talagang tutulungan ka namin, talagang ipupush ka namin na kaya mo, meron kang kayang gawin. So, yun yung nakaka-appreciate dito. And also, ang dami-daming nakaka-inspire na mga stories. Katulad nga sabi ni Coach Liana na may mga PWD tayo dito. So, ibig sabihin, very fair yung opportunity natin. So, Coach Liana, may nagtanong dito, ano po yung ma-advise mo sa mga ambisyosang students tulad ko at sa mga kasama nating students ngayong gabi? Thank you po, Idol. Sabi ni Ate Coco Bacarizas. Ayan, ambisyosa din po kasi ako. Kaya ako nag-business. So maging ambisyosa lang po tayo. So ano po, yung pangarap kasi nandiyan yan eh. Tawag dito, pwede kang mangarap kahit ano eh. Libre yung mangarap, 'di ba? So kung libre naman pala mangarap, edi lubusin na natin. Kahit yung mga tingin nating imposible nating makuha, sabihin na nating imposible nating makuha. Makabili ng yate, 'di ba? Kahit na 'yun yung pinakamahal na ano, 'di ba? Pang daong. So, kumbaga, kahit na naiisip nating parang napaka-imposible ng isang bagay na 'yun para makuha or mag-goal natin, i-goal pa rin natin, isipin natin kaya ko 'yun. Maging ambisyosa lang po tayo. Kung tingin mo sa sarili mo ambisyosang estudyante ka, ganun din po kasi yung tingin ko sa sarili ko noon. So, mas pinaganda ko lang, 'di ba? Tawag ito, gusto ko lang maging entrepreneur. So, kumbaga, nandyan kasi yung mga pangarap eh. Kukulayan lang po natin. So, kung gusto mo po na ikaw mismo yung kumulay sa gusto mong pangarap, edi gawin mo po yung business. Diba? Kung ngayon pa lang, nangangarap ka na ng ganito, ngayon pa lang nangangarap ka na magsimula sa business, pangarapin mo na, gawa mo na lang paraan magsimula sa business. Kasi kung pangarap mo po na maging asensado dito po sa Empowered Consumerism, kung hindi ka pa po nag-join, hindi mo po makukuha yung goal mo. Pero kapag nag-join ka po dito sa Empowered Consumerism, pag tinotoo mo po yung pangarap mo, habang ginagawa mo po yung pangarap mo, iniisa-isa mo po yung mga dapat mong gawin po dito sa easy, pwede po pong makuha yung mga dreams mo. Kumbaga, lahat po ng mga na-visions po natin, lahat po ng mga naiisip po natin, gawin mo. Kumbaga, kung naghihintay ka ng sign, kung uso pa rin sa'yo yung naghihintay ka ng sign para i-grab yung opportunity, i-grab mo na. Huwag ka nang maghintay pa ng sign. Pag nakakita ka ng isang bagay na feeling mo okay sa'yo, na okay na makakatulong sa'yo, gawin mo.
wag ka nang maghihintay ng permiso ng ibang tao. Kasi kung sa permiso ng ibang tao, kaya ka napipigilan na gawin yung negosyo. Kung sa sinasabi po ng ibang tao, kaya napipigilan kang mas humataw po dito sa business natin. Hindi ka po hindi mo po magagawa yung business. Dapat po, ikaw po mismo sa sarili mo, mayroon kang sariling desisyon. Diba? So, syempre, pag may pangarap ka kasi, dapat magpa-guide ka. Diba? Pag, syempre, dito sa Empowered Consumerism, sabi ko nga kanina, hindi ko naman magagawa yung negosyo, hindi ko naman magagawang kumita ng ganun kalaki kung hindi po ako nagpapaturo. Once na nandito ka na po, nakapasok ka na po dito sa business, ginagawa mo na yung business, matagal ka na sa business, magpaturo ka pa rin kahit pa paano. Diba? Huwag mong sasabihin na alam mo na yon, alam mo na yan, alam ko na yan eh. So, magpaturo pa rin po tayo kasi dito po, habang natututunan po natin lahat ng bagay, doon po, nakukuha po natin yung mga dreams natin. So, syempre, kahit naman sabihin natin may pangarap tayo, kung hindi po natin gagawa ng paraan para makuha yung mga pangarap po natin, imposible po makukuha natin. Kailangan lang po, yung sabi nga kanina, maging ambisyosa po tayo. Kasi, ano na lang, kung hindi po tayo magiging ambisyosa, ano na lang po mangyayari po sa atin. Diba? So, yun lang po. Ayan, I love the message. Yan. So, okay lang maging ambisyosa. Ako, alam mo namang nasa tamang daan ka, nasa tamang opportunity ka. Yan. Yes. So, lahat ng mga ambisyosa out there, okay lang yan. Basta sa empowered consumerism ka. Kasi, totoo rin naman eh, kumbaga, binigay sa atin ni Lord yung mga pangarap na yan para abutin natin. So, siguro yung iba kasi negative yung mindset nila pag sinabing ambisyosa. Kaya nga sabi ni Coach Liana, pinaganda niya. Sinabi niya, entrepreneur siya, hindi ambisyosa. Ambisyosa. Siya ay dreamer and achiever. Yan. Yun ang pinakamaganda sigurong synonym doon. And sabi nga niya, ang ganda ng sinabi niya, may mga pangarap tayo pag nasa empowered consumerism ka, kukulayan na lang natin ang mga pangarap na yan. I love that. And even ikaw ay medyo matagal na, kailangan uhaw ka pa rin sa knowledge, uhaw ka pa rin na magpaturo, na magpaturo, na magpaturo. Yun po talaga ang isa sa mga pinaka magandang attitude na gagawin natin, traits natin. Kasi sabi nga eh, di ba? Rich people constantly learn and grow. But poor people think they already know. Even yung mga mayayaman, multimillionaires, mga billionaires, until now, di ba, kahit mayayaman na sila, nasa kanila na lahat, nagpapaturo pa rin sila, nagpapa-coach pa rin sila, may kanya-kanya silang mga mentors. So, di ba, meron silang mga mentors sa finances, sa personality, sa lahat. So, kumbaga, tayo rin, kung sila nga, ganun na kayaman, may mga sarili-sarili na silang mga mentors, tayo pa kaya? Diba? So, kailangan tayo, lagi tayo uhaw sa wisdom, sa knowledge, and yun ang pinakamagandang dapat natin gagawin. So, shout out po sa lahat ng mga dito, sabi ni Ronnie Batalya, wow, kakabilib ka po, coach. From Dane Rose Piadad, simple lang pangarap ko ang makatulong sa pamilya ko at sa ibang tao. Yan. So grabe, kung yan po ang simple, ano po kaya ang malaki, 'di ba? Malaking ano yan, malaking pangarap yan, Coach Dane, kasi alam mo bibihira sa mga tao ang nakakatulong sa parents na maibibigay talaga yung lahat-lahat ng mga needs and wants. Sabi po ni Zai Kimich Santos, someday makakaranas din ako ng mga naabot nyo. Yes, pwedeng-pwede yan, Coach Zai Kimich, kasi dito sa Empowered Consumerism, basta makinig ka lang dun sa mga mentors and coaches, buo na po yung sistema natin. Diba? So proven and tested na. Diba? Imagine mo, 21-year-old, tingnan nyo naman, look at her, kung asan siya ngayon. Diba? Hello din kay Jems Rabino, watching from Riyadh. Sabi niya, hello din sa mga Dreamers Team. So may tanong dito, coach, bago pala yan, sabi dito ni Baby Babby Jean Enad, sabi niya, thank you, coach, sobrang nakaka-inspire lahat ng achievements mo. Clap, clap, clap. Yan, maraming palakpak talaga. And sabi dito ni Kuya Jay, ano po ang pinakamabigat na pagsubok na pinagdaanan mo along the way, coach? Ayan. Ako po din natin maisagot to eh. Ayan. Hindi na mabigat ka ba na pinagdaanan? Kahit naman siguro hindi mabigat, yung kunyari yung challenges na na-experience mo na pwede mong i-share sa amin. Thank you.
Ayan. So, nung nagsisimula po kasi ako dito sa business na to, kahit pa paano, may nakukuha po kong suporta at tag dito, sustento. So, di ko na po babanggitin kung kanino. Pero, kumbaga, full support po. Bukod po kasi sa mama ko noon, mayroon po isang tao po na nagsusustento po sa akin noon. Not until po nung, syempre, dumaan mga pagsubok sa buhay, hindi inaasahang sitwasyon, hindi po inaasahang pangyayari. Syempre, natapos po lahat. So, yung sustento na nakukuha ko po noon, hindi ko na po siya So, kumbaga, hindi ko na po nakukuha nung nag-start po ako dito sa business. Hindi lang po about sa pera, kundi po pati po sa support po na ginagawa ko yung negosyo. Isa po sa biggest, parang naging hadlang po noon sa akin. Kaya po, natagalan po ako na gawin yung negosyo. Kasi, syempre, dahil nga parang lungkot-lungkot, di ba? Sobrang daming problema sa buhay nung nagsimula po yung sitwasyon na yun. Sobrang nahirapan po kami, syempre bumangon ulit. Pero kahit naman po nahirapan po kami mag-ina, still hindi po namin hinayaan na tumagal po yung kalungkutan na nararamdaman po namin. Hinataw po namin yung empowered consumerism para maging sagot po sa mga problema po namin. So, syempre, isa rin po sa naging pagsubok ko, yung isang taon po akong walang napapa-join. Diba? Kasabay po kasi nun, yung sitwasyon nga po na sinasabi ko kanina, pero syempre, yun na yun. Diba? So, kumbaga, habang nakakaranas po ako ng ganong situation, yun pong time din po nun, yun yung hindi po ako nakakapagpa-join. So, syempre, naiisip ko po, baka hindi para sa akin tong opportunity na to, kaya ang dami-daming problema na nangyayari. Sabi ko, bakit nung nag-full-time ako, tsaka pa doon na yung challenges dumami. So, parang nung nag-full-time ako, parang bumigat pa lalo. Pero, yun nga po, hindi pala siya problema. Hindi po pala siya struggle. Challenge pala po siya ng Panginoon po sa aming mag-ina, sa buong family po namin. Para mas panggigilan po namin yung business. Kasi, noon po, siguro tinitest po kami ni Lord kung kakayanin ba talaga namin na humandle po ng isang malaking grupo, di ba? Pero dahil nga talagang na yung consistency nandun, finocus po namin yung sarili po namin dito sa business, talagang binagay po namin yung buong-buong kami dito sa negosyong to. So kaya kahit ano pong challenges yung dumaan po sa amin, nakakaya naman. So, syempre, dahil nga nakafocus, hindi naman lahat naging challenge, kumbaga hindi naman lahat naging mabigat. Kasi nung nag-start po kami, natanggalin po lahat ng mabigat po pa na yung nakakabagal po sa amin, yung mga mabibigat po na emosyon, 'di ba? Yung mga mabibigat po na problema, nung simula po nang binitawan po namin 'yun, mas gumaan po yung pakiramdam po namin. Syempre, mas bumilis po yung pag workout po namin dito sa business. So 'yun po. Wow, very nice, coach, 'di ba? So totoo 'yan, walang binibigay sa atin si Lord na hindi natin kaya. So pine-prepare lang talaga tayo for a brighter future. So ang ganda na sinabi niya, so yung sinimula nila tanggalin yung mga bagay-bagay na nagpapabigat sa kanila, doon talaga bumukos yung mga blessings. Kasi parang kumpara sa akin, ano 'yan eh? Parang pag-aakyat ka ng bundok. Pag-aakyat ka ng bundok, pag mabigat yung daladala mo, ang bilis-bilis mo mapagod, ang tagal mo makakyat dun sa pinakatoktok. Pero kapag binawasan mo yung dala mo, tinanggal mo yung mga baggages mo, yung light lang yung daladala mo, ang bilis mo makakyat sa tuktok. So kumbaga dito rin sa empowered consumerism sa ginagawa natin, kapag marami kang mga emotional baggages, marami kang hinanakit, marami kang mga, even yung mga simple things, mga petty things, ginagawa mong malaki, medyo madedelay yung mga blessings mo. Pero dito pag nag-focus ka sa mga blessings, nag-focus tayo sa solusyon, ayan, mas bibilis yung angat natin, mas bibilis talaga yung buhos ng mga blessings sa atin. Ayan. So thank you for sharing. So sabi dito ni Coach Ronnie, tagal 1 year pero hindi sumuko. Tama po yan, tuloy lang po tayo hanggang dulo. Sabi ni Sir Redney, sana dito ko ma-solve ang problema ko sa buhay. Yes, pwede yan, sir. So, dapat talaga gawan mo talaga to ng paraan. And also, kailangan mo talagang sumunod din sa sistema natin. Kasi
Kumbaga dito, katulad ng minention ko, proven na lahat na po, nakaplano na, nakalatag na lahat. Kailangan mo na lang din sundan. And of course, kailangan mo ng sipag at syaga. Kasi lalong-lalo na kung gusto mo ng malaki yung pangarap mo, gusto mo kumita ng malaki, definitely kailangan mo magsipag talaga. Kasi kung kahit saan ka naman po magpunta, kapag hindi ka naman po magsipag, hindi ka mag-effort, wala ka rin naman po pupuntahan. So dito, magsipag ka, mag-effort ka, mag-sacrifice ka, pero lahat yan bayad sa Empowered Consumerism. Coach, may basahin lang din ako, ah, sabi ni Zyke Mitch, sabi niya, ako po, gusto ko, kahit na ganito ako, di hadlang kapansanan ko, marating ang mga naabot ng ibang tao. Wow, I'm so proud of you! Ma'am Mitch Santos, Zyke. And sabi po ni Gems Rabino, sabi niya, yes po, Coach Aliana. Yan, Leon Aliana. Ang lahat ng hirap na pagdadaanan mo dito, may purpose talaga si Lord, kaya tuloy-tuloy lang kasi hindi ibang tao ang gagawa nito para sa mga pangarap mo kung hindi ikaw lamang ang sarili mo. Thanks po. Very nice din ang shinare sa atin ni Ma'am Jens. And sabi po ni Mentor Don Danrich. Wow, dito pala si Don Danrich from Batangas. Sabi niya, wow, power coach, Liana, nakaka-inspire ka. Proud kami sa'yo. Sabi po ni HP Lab, hindi napalitan, sabi niya, tama ka po, coach. Pakakabahin ka muna ni God sa mga challenges na binibigay sa'yo. Pero hindi ka niya papabayaan kahit kailanman. Oh, very nice, diba? So, igigreet ko lang po si Gilbert Sebastian D. Ayan. So, shout out po kay Coach Romy De Mayuga ng Batangas. I hope everyone is doing good today, no? So, nakakatuwa kasi itong usapan natin. Gusto pa natin makasama si Coach Liana, pero talagang yung time natin, ang bilis pala. Diba? So, ang dami dito na inspire sa'yo. Alam mo itong mga to, Coach Liana, ilang years ang difference ng mga taong to, pero sobrang na-amaze with your results, the way you think, yung iba talaga yung nagagawa na Empowered Consumerism. And sabi ni Jericho, binabasa ko lang, Coach, ha? Sabi ni Jericho Lumabang, you just gotta keep going and fighting for everything. And one day, you'll get to where you want. Ah, that's right. Tama po yan. Keep on fighting for your dreams kasi sabi nga eh, walang ibang makikipaglaban dyan kung di ikaw lang din. Andito ang platform natin, Empowered Consumerism, para maging vehicle mo going to your dreams. Pero syempre, ikaw pa rin talaga ang kikilos. From Juji, Sir Jeric, kung may mga tanong daw po pala si Sir Jeric, pinapa-shoutout niya po. And from Luz Sofia, super kaka-inspire po yung own testimony mo, Coach Liana. Eye-opening po sa akin na wala pang, ayan, business partner now. Your story encouraged me as a 21-year-old student. So si Luz Sofia siguro, ano rin siya, 21-year-old. So diba, could you imagine sa isang... So sinabi mo kanina, hindi pa naman ganun kabongga yung results mo. Pero napakadaming na-inspire. Kasi lahat nga talaga tayo, nag-start lang talaga tayo sa hindi pa ganun kalaking income. But in time, sobrang laki. And yung way mo, yung thinking mo at yung sipag mo, sobrang layo-layo talaga ng mararating mo. Ayan, so may mga katanungan pa ba tayo dito? Ayan, so nakakatuwa naman. Coach, siguro, ang isang sa katanungan dito na gusto rin natin tanong sa kanila. Ayan, ano yung mga ma-advise mo sa mga, although kanina ka pa nag-a-advise, no? Sa mga ma-advise mo na lang para sa mga hindi pa natin kasama sa Empowered Consumerism na nakikinig ngayon at na-inspire. Mga silent listeners sila, pero I'm sure na-inspire sila sa'yo. And also, isama mo na rin yung mga, natin, mga kasama na natin na participants or business partners na natin. So, sa mga guests natin and also sa mga business partners. Thank you! Ayan po. So, sa lahat po ng hindi pa po nag-join, hindi pa po part ng team, syempre, mag-decide po kayo agad-agad. Kasi as soon as possible po na makapag-start po kayo dito, sobrang dami nyo pong magiging benefits. Sobrang dami nyo pong magiging return of investment, syempre. Syempre, yung sistema, magiging open sa inyo, kung paano ginagawa yung negosyo, pwedeng maituro sa inyo. Isa po yun sa magiging edge nyo sa lahat ng hindi pa po nagsisimula. Kasi kapag nagsimula ka, laking advantage kasi alam mo na po kung paano gawin yung negosyo kasi nakapagsimula ka na eh. So, syempre po sa mga hindi pa po nagde-decide, especially po estudyante. Sa mga estudyante po,
kapag yung hindi ka pa po member or nagsisimula ka pa lang, dapat tawag ito, i-set aside mo muna yung mga bagay na hindi pwede, kumbaga yung mga hindi makakatulong po sa inyo. Kumbaga, alam nyo naman po kung ano yung mga bagay na pwedeng maging distractions po sa inyo. Dapat po i-focus po muna natin yung sarili natin sa goals po natin. I-enjoy muna natin yung sarili po natin sa mga pwedeng maging future po natin dito sa Empowered Consumerism. I-open nyo po yung mind nyo. Kasi kung estudyante ka pa lang po ngayon, bata ka pa, na nakikita mo na to yung opportunity, congrats! Kasi napakabata mo pa para makita yung ganitong business eh. Pero dahil naipakita na sa'yo yung ganitong business, i-grab mo na. Kasi ibig sabihin, baka kailangan nyo, baka kailangan kasi ng family mo. Baka kailangan mo din na magsimula na rin dito sa business kahit na napakabata mo pa. So sa bilang estudyante, katulad ko, iba pa rin po yung experience na ikaw may sarili kang income. Na hindi ka umaasa sa parents mo, na hindi ka umaasa sa mga nagsusustento sa iyo, na kailangan may panggastos ka sa ganito. Kumbaga, iba po sa feeling kapag mayroon kang sariling income na yung mga personal po na bagay kaya mong bilhin, na hindi ka po nanghihingi sa iba para po sa sarili mong kagustuhan. So isa po sa pwede kong may advice sa inyo. Tapos, syempre, yun po, sa kanina nga, di ba, single, di ba? So, ngayon, i-focus, kaya yun nga, sinasabi ko kanina na hindi, yung mga hindi pwede makatulong. Kung wala ka pong boyfriend or girlfriend as of now, wag po muna kayo mag-girlfriend, boyfriend. I-focus po muna natin yung sarili po natin sa goals po natin. Di ba? Mas maganda po yung single ka pa lang, nagiging stable ka na. Yung single ka pa lang, napa-plan mo na yung future mo. Para kapag nagkaroon ka na ng boyfriend, ng girlfriend, handa ka na sa responsibility. Diba? Handa ka na sa magiging future ninyong dalawa. Kumbaga, na-enjoy mo na yung pagiging bata, na-enjoy mo pa yung pagiging single. So, para naman po sa mga empleyado, sa mga OFW, sa mga empleyado pa na nagsisimula po dito sa business, magsisimula pa lang dito sa business, i-grab nyo na po yung opportunity. Kasi yung mama ko po na for 18 years po sa pagtatrabaho, hindi po siya nang hinayang sa 18 years niya sa tagal niya po na sa trabaho. Kumbaga, kung alam mo naman po na may nagbabago, yes. May naipoprovide, yes. May naipupundar, yes. Pero kung hindi pa po kayo dumadating sa satisfaction na gusto niyo lang talaga magtrabaho the whole lives ninyo, di ba? Kung parang may kulang pa, di ba? Baka kasi ito yung kulang. Baka kailangan niyo simulan yung negosyo, di ba? So kung OFW ka, hirap ka na sa abroad, matagal ka na sa abroad pero kulang pa rin po yung ipon ninyo. Dagdaga mo na po ng extra income ng Empowered Consumerism. Baka kasi makatulong po sa inyo. Syempre makakatulong naman talaga, pero syempre dahil nga magde-decide ka pa lang, 'di ba? So kung OFW ka, matagal ka na diyan, i-back up business mo na po yung Empowered Consumerism. Kasi marami po akong leaders po na OFW ngayon na sobrang tagal na po nila, 20 years, 35 years po sa abroad, pero wala naman pong nangyayari po sa kanila. Pero nag-decide po sila. Paano kung ikaw po na nag-uumpisa pa lang po sa abroad, wag mo na pong patagalin mag-abroad. Wag mo na pong patagalin yung maging OFW kasi hindi habang buhay gagamitin ng ibang tao yung lakas mo. Hindi habang buhay ka magtatrabaho, ganun mo din po sa pagiging empleyado. So, syempre, para naman po sa mga wala pong pinagkakaabalahan or sa mga tambay, mga ambisyosang tambay, char. Sa mga wala pong pinagkakaabalahan ngayon dahil pandemic, tigil trabaho, tigil yung ibang pinagkakaabalahan ninyo dahil pandemic. Ito yung isang magandang pagkakaabalahan. Scroll ka. Nag-i-stock ka ng mga crush mo, 'di ba? Eh dito mo na lang gawin sa Empowered Consumerism. Mag-share ka ng post, magpo-post ka, 'di ba? Sobrang laking tulong po ng Empowered Consumerism. Lalo na kapag wala kang ginagawa, pag wala kang pinagkakabalahan, ibig sabihin, pwede mo mabigay yung buong oras mo dito sa EC, dito sa Empowered Consumerism. Kasi mabibigay mo yung buong oras mo, syempre magagawa mo ng mas maayos yung negosyo. Syempre, hindi naman habang buhay ka walang trabaho, hindi naman habang buhay ka walang pinagkakabalahan. Kailangan mo din po gawin yung pangarap mo. Diba? So sa mga magulang naman, idol ko po kayo, syempre sa mga responsibilidad niyo po sa mga katulad po naming mga anak, 'di ba? So sa mga magulang po, ito po yung isa sa nakita ko po na
pwedeng makatulong po sa inyo. Kasi yung scholarships, yung scholarship po natin, 'di ba? Yung mga pwedeng extra income, yung retailing, 'di ba? Kung mahilig ka po magbenta, pwedeng makatulong po sa inyo 'yon sa pam-provide niyo po. Kung full-time mom ka, sabihin natin full-time ka po sa bahay, nagtaalaga ng anak, ito yung pwede mong makapag-abalahan. So, marami ka pong option kung paano kumita. So, pwede mo pong gawin part-time or full-time yung business. So, kung nakikita mo naman po na kulang talaga yung pang-budget ninyo sa bills ninyo, sa pang-araw-araw, why not simulan na? So, 'di ba, para naman po sa mga magulang, pangarap po natin na ma-provide, ang pangarap po ninyo na ma-provide po yung mga gustong-gusto po ng mga anak ninyo. So, kung nahihirapan po kayo ngayon sa sitwasyon ninyo, kumbaga, syempre, ito na po yung isang changes na gagawin ninyo. Para naman po sa mga anak, 'di ba? Sa mga anak na katulad ko, kung nahihirapan na, kung nakikita niyo po nahihirapan yung mga magulang po natin, why not tayo na po yung pumalit po sa kanila? Tayo naman po yung kumbaga humawak po ng responsibility para sa kanila. Kasi yung mga magulang po natin, hindi naman po yan pabata, patanda na po sila. So syempre habang tumatanda po sila, syempre mga nanghihina, hindi naman sapat yung lakas nila para magtrabaho pa. So bilang mga anak, bilang tayo yung mas bata para sa kanila. Tayo yung naiiwan na lang para mag-take ng responsibility. Mag-take ka ng responsibility. Kasi hindi naman habang buhay kasi meron tayong maaasahang magulang eh. 'Di ba? So hindi naman po habang buhay nandiyan po yung mga parents po natin para sumuporta po sa atin. So habang mas maaga pa, habang mas bata pa po tayo, ibigay po natin po yung best po natin para mabigay po yung mga pangarap po ng mga magulang natin. So kung hindi man po nakuha ng mga magulang po natin yung mga pangarap nila, tayo na po yung kumuha para po sa kanila. 'Di ba? Tayo na po yung mag-goal ng mga resultang gusto nila, ng mga sasakyan, ng mga bahay. Kasi kahit naman po sabihin ng mga magulang po natin na gusto lang po nila ng simpleng buhay, deep inside po, gusto din po talaga nilang umasenso sa buhay. Kahit naman po sinasabi ng marami na simpleng pangarap lang yung meron sila, iba pa rin yung tumatakbo sa isip nila. So kung simpleng pangarap lang po yung meron sa mga magulang natin, tayo na po yung magbigay ng bonggang pangarap para sa kanila. Diba? So kung sino man po yung may kakayanan, siya po yung gumawa. Diba? Kung sinasabi ko nga po kanina, kung nakakaya ko, mas makakaya po ninyo yan. Kasi may mga working experience po kayo, alam nyo po kung gaano po kahirap kumita ng pera. Alam nyo po kung gaano po kahirap magtrabaho po sa labas. Diba? Alam nyo po yung mga experience na pagagalitan ka ng amo ninyo. So alam nyo po yan. Ako po kasi hindi ko po yan na-experience. Base lang po sa kwento ng mga hawak ko pong mga tao, mga leaders ko po local and international. Syempre nakakwento po nila sa akin kung gaano po kahirap magtrabaho. Kung kayo po na-experience niyo yan, mas dapat po na mag-empowered consumerism po kayo. Mas dapat po na mag-online business po kayo dito sa Easy. Kasi kung ganyan na po yung sitwasyon nyo, hindi naman po nakakabawas ng dignidad na mag-online business eh. Mas nakakabawas po ng dignidad, syempre yung pagkatao po natin, yung lagi po tayong parang kawawa po sa ibang tao. Hindi po habang buhay kukunin po ng ibang tao yung lakas po natin para magtrabaho para sa kanila, para po payamanin sila. It's your time naman po para yung sarili nyo naman po yung payamanin ninyo. Diba? Hindi lang po yung bulsa, kundi po yung pag-iisip and syempre yung time and financial freedom para po sa buong family po natin. And yan, yun lang po. And thank you po sa opportunity na ibinigay niyo po sa akin, Coach Michelle and Coach Mark. Salamat po sa pag-invite po sa akin. And isa po kayo sa naging idolo ko po nung nag-umpisa ako. And ngayon po, sobra po akong natutuwa kasi ako naman po yung nag-share po sa team ninyo. Yun po, sobra po akong blessed. Diba? So thank you po. Thank you. Wow, we are also blessed and grateful to have you. Sobrang daming mga realizations, sobrang daming learning, sobrang daming nagpapasalamat sa'yo. And imagine this, you're only 21 years old, ganyan ka na mag-isip, ganyan na yung resource mo.
So napakadami pa, napakalayo pa talaga na mararating mo. So thank you so much, Coach Diana. Ako personally, I'm so excited for you and I'm so proud of you. Grabe, and sabi nga dito, may nagsabi nga dito from Coach Lani, nakaka-touch naman po, sana po ganyan lahat ng thinking ng mga anak. Congrats po, congrats Coach, ang galing mo po. Diba? So kung meron kayong mga kapatid, pamangkin, pinsan, mga anak, apo, isama nyo na talaga dito sa Empowered Consumerism para matulungan natin sa tinang magkaroon ng successful mindset at the same time, diba, kumita rin ng malaki. And sabi dito Ana Bailosis sa Rome, sabi niya, yes, tama po, relate ako dyan. Kaya po ginagawa kong part-time itong easy habang nandito ako sa Italy, taga mode sa employer. Yan. So sabi dito ni Coach Dandridge, sabi niya, tuwang-tuwa si Coach Dandridge sa'yo. Sabi niya, wow, ang galing mo, congrats coach, iba ka mag-isip, diba? Sabi niya, ang sarap mo maging anak, idol ka. So papayag ka ba maging anak ka na ni Coach Dandridge? So ang sarap din talaga. Personally, ang sarap magkaroon ng anak na ganito mag-isip. So, for sure, sobrang proud na proud talaga yung mommy mo sa'yo. And din mo, buti na lang din nag-impart consumerism kayo ng parents mo, ng mommy mo. Kasi marami kayong time na gumalagala sa lahat ng mga bansa, yes, na gusto nyo, yes, sa mga lugar na gusto nyo, di ba? And totoo, agree din ako sa sinabi mo na dapat habang single ka, i-enjoy mo yung buhay mo, kailangan stable ka, take responsibility. Huwag mo na mag-jowa-jowa, ha? Kasi ako, nag-start din ako dito, wala akong jowa. Yan, dapat ang jowain mo muna, yung easy. Dapat yun muna, yung mga pangarap mo muna ang i-jowa mo, yun muna yung prioritize mo. Kasi doon mo mararamdaman yung fulfillment, doon mo mararamdaman yung happiness talaga na hindi ka pwedeng umasa sa ibang tao na magbibigay sa'yo ng mga gusto mo. Kasi tsaka alam mo ba, eto pa, gusto ko lang idagdag, Coach Liana. Sa mga babae out there. Ayan. So, sa mga babae, alam nyo ba, mas tumataas yung value natin kapag meron tayong sariling income. Wag, syempre, kailangan din naman natin ng mga partners in life. Pero syempre, kailangan i-prioritize mo yung sarili mo. Kailangan pataasin mo yung value mo. In order for do that, kailangan meron ka sariling income, mapakita mo na kaya mong tumayo on your own. Diba? Committed ka to get your dreams. And for that, sobrang magiging proud sa'yo yung magiging partner mo. Yan. So, tip na rin po yun. Ayan, so sabi po ni Gaya Quinto, sipag at syaga lang para makamit lahat natin ng mga dreams and goals natin sa buhay. And sabi ni Redmi, galing mo talaga, Coach. Napakadaming clap, clap, clap from Ronnie Batalya. From Noel Balquero, galing naman ni Coach Liana. Sobrang nakaka-inspire yung pinagdaanan kahit bata pa. Sobrang galing. Dami kong nakukuha ang idea. Kasi ito si Coach Noel. Bago lang to. Days ago pa lang to nag-join. Pero grabe, sobrang na-inspire siya sa'yo. Maraming clap din from Brenda. And binabasa ko lang po siya para makita, marinig natin. Kasi ang daming overwhelmed with your story. Sabi ni Geraldine Pastrana, pangarap ko talaga ang time and financial freedom. Thank you, Coach. From Kuya Jay, nakaka-touch naman po yung message mo, from Anita Saizoso. Ang galing naman. Ganyan din sana mag-isip mga anak ko. Naku, Coach Anita, dalhin mo na dito. Ipa-ABC rule natin kay Coach Liana para mabuksan talaga yung isip ng iyong mga anak. Kasi kung ganito talaga mag-isip ang mga anak mo, makakatulong sa'yo. Napakalaking ano to, napakalaking tulong sa buong family and sa mga generations to come. Kasi kapag ganito palang bata, wala pang anak, kapag nagkaroon ng anak to, mapapasa niya yung ganitong mindset sa mga anak niya in the future. From Laurifer Brillantes of Iloilo, wow, thank you so much. Ang galing mo talaga. Proud na proud din sa'yo si Coach Laurifer kasi may anak din to eh, na ginagawa rin easy. Sabi ni Raquel Rosuela, thank you Coach Liana. Sobrang naka-inspire ang tulad mo. Ang swerte naman ng mommy mo. Salamat ulit, Coach. Diba? Ang sarap talaga maging anak to ni Coach Liana. Diba? Ampunin kita. Kala mo talaga mukhang nanay na, no? Malapit lang po yung age namin. Sabi ni Coach Mary Julian, thank you Coach Liana. Ito, estudyante rin ito si Coach Mary Julian. From Mr. Dynamic, sana mga bata katulad niya. Kaya kaya to talaga natin yung mga kabataan kaysa po kung ano-ano lang ginagawa nila, nanonood ng mga vlogs na walang kwenta yung iba, 'di ba? Minsan ano, walang di maganda yung mga content. Dito na lang ilagay, 'di ba? Makakatulong pa sa mga magulang, 'di ba? So sabi po ni Coach
Ana, sabi niya, ano, Aim, galing mo naman. I'm so proud of you from Larry Bagtas. Ayan, pinapa-shoutout niya po si Renz Earl dyan. Di ba na, magjo-join na kasi na-inspire. Wow, congratulations kay Sir Renz Earl. Kasi imagine, no, na-inspire sa'yo, Coach Liana, kaya magjo-join na siya ngayon. Wow, grabe. Di ba? From Aina Alvarez, thank you po for the very inspiring story. Bawal talaga sumuko. Nadedepress na ako kasi 3 months na daw siya na wala pang results. Dapat tuloy-tuloy lamang. O, imagine this, ha? Si Coach Liana, 1 year, walang result, pero tuloy-tuloy. Again, ito nga po talaga, ay hindi naman pala talaga pabilisan. So, kumbaga, kailangan mo i-prepare yung sarili mo. Kailangan may growth na nangyayari sa'yo every single day. Diba? Umaten ka lang na umaten ng mga webinars natin. Dumikit ka lang sa mga tao may mga resulta. Kasi kapag pareho yung mindset mo, pag ganito ito palagi napapakinggan mo, nakakatulong to sa'yo. Kumbaga, ikaw mismo gaganahan ka din eh, di ba? So sana, maulit pa ulit to, no? Ang dami natututo sa'yo, Coach Diana. And, ayan, member na din po yung 3 kong anak. Tulog lang po. Balang araw, magigising din po sila. Coach Anna, pagising natin kay Coach Liana, naku, mas maganda kung napakinggan nila ito, di ba? From Olive Fabella, nakaka-inspire po at ang galing naman, sobrang inspired. Ang asawa ko, pwede blind po siya, di po siya nagdalawang isip dito sa Easy. Kaka-member lang at anak ko po dahil sa mga inspiring mentoring dito sa Easy. Yes, kahit PWD, pwede po dito. From Asuncion Mera, ito may mga anak din to. Nakaka-inspire ka talaga, Coach. Ang swerte naman ng mama mo. Sana ganyan din mag-isip ang mga anak ko. Diba? Papa ABC roll tayo kay Coach Liana. Mangingi tayo ng schedule sa kanya, sa lahat na may mga anak dito. Kasi pag nakita nila, or mas maganda ka kung kasama ka sa Facebook Live natin, sa close group natin, better talagang ipa-watch mo itong video na to, because definitely mag-iiba po yung kanilang mindset. Yun, grabe. So, Coach Liana, we are so grateful talaga and blessed to have you tonight. Ang dami mong na-inspire, ang dami na-challenge sa'yo, and even ako, I'm so proud of you. I keep on telling you that kasi ang ganda talaga ng nangyayari sa'yo dito sa Empowered Young Shimmerism. Isa ka sa tunay na girl power ng ating community. Million palakpak para sa'yo, di ba? Yes. Grabe, kinilabutan ako doon eh, kasi I was just like you nung nag-start ako. Mas grabe, kung ako ganito na yung naging resulta ko, what more ikaw? So mas marami pa talagang results ang naghihintay sa'yo. Grabe yung palakpak ni Mr. Dynamic sa'yo, di ba? Proud na proud siya sa'yo, right? So yun, salamat Coach for your time. So, grabe. I hope na ma-invite ka ulit namin one day to share your success story once again. Alright? So, thank you. Thank you. Teka lang, magpipicture lang po kami ha. Paumanhin po kasi wala kami picture together. So, tingin na lang po muna kayo habang nagpipicture ako. 1, 2, 3. Ayan, medyo malaki pala yung feed ko sa part na to ngayon. Ah, charot. Sige, thank you Coach Liana. God bless you more. And mas marami ka pang i-bless na maraming tao. Thank you. Yes, thank you.